Ay, wala po ito. Ito po ay mga kalabasa. Hindi, upo. Ba, upo. Upo yan lang po. Ilang linggo pa lang po ito, sir? Ayan, siguro, ano ko lang sa linggo? Mga? Kaani. So, ayan. So, ngayon, seed din naman yung aming papakita sa inyo. Tapos pagka tag-ula naman, sir, yung mga max green. Oo, max green. Ayan, sa dulo. Tapos patas ka ng patras, siyang ilalagay mo sa dulo. Pupukulin mo yun. Kung ba yung gulay na tanim mo na una, mayroon ka pong pagbabawian. Kaya pinabunga ako, tapos pinahinog ko yan. Yan na po yun. Pagka naman ganong unang binhi. So yan, papunta na kami mga kaani sa ano, sa mga taniman. Anong mga tanim ngayon, sir? Taulang, upo. Ah, mga sito, upo po. Ano po? Dahil mo huli ngayon ng motor. Kapag ito, ayaw ang aking wala nung lisensya. Ayaw ay wala po ito. Ayaw ay wala po ito. Ito po ay mga kalabasa. Hindi, upo. Pa upo. Upo yan lang po. Ayaw mga kaanin, ito yung mga upo. Natin na naman kayo ngayon. May mga upo na. Iwahi wala ito. Babagi pa lang. Bakit sir iwahi wala po? Hindi wala yung taniman o ang... Ang pagtatanim po, sir? Eh kasi sir, eh ano, nag-araw nga, nagtag-araw, pero ang tagulan yun, kalat na. Kalat-kalat po. Bago pa lang, sir, yan. Silipin ko lang, sir. Bago yung mga bunga doon sa aming lugar ngayon. Ito yung mga tanim niya na, sir, na ano, na upo. Ayan. Ayan, may mga ano na. So, ayan. Yung kalat-kalat yung tanim, kasi nga daw ay... Ah, tag-init. So, yun. Malawak po hanggang... Hanggang sir doon yung tanim, sir? So, yun. Hanggang doon daw mga kaani. Yung sa may baka. So, yun. Yun po. Na, ano to? Na... Na-harvestan na itong mga kaani yung kanyang mga upo. So, yun. May makukuha lang tayo kapag may sakaling may bumili. So, yun. Ito pa. Ito pa yung ibang upo na sir. Ayan. Sir, ilang buwan na po ito? Ano na yan? Isang buwat kalahati. Isang buwat kalahati na daw itong mga upo mga kaani. Si Sir Eric ang president nung ano nga yan? Bungoy Farmers Association. So, yan pa. Ito pa. Ah, kalat-kalat. Kung pansin nyo, mga kalat-kalat yung tanim na upo. Ayan. Ito, sitaw. Yun, upo pa rin yun, oh. May upuhan pa rin po. Ayan, oh. Bago pa lang. Bago pa lang. Upuhan, tatabasan. Ngayon, mga kaani ay sitawan na po, sir. So, ayan. Sitaw. Sorry. Ilang linggo pa lang po ito, sir? Ano na yan? Siguro, kulang-kulang sa linggo yan. Mga isang linggo po. 3 weeks. Ito naman yung mga... Anong sitaw po ito, sir? Sandigan. Sandigan. So, sandigan. Ilang square meter po ito, sir? Ay, mga ano rin. Mga 1,200 square meter. Isang lata po ito? Hindi, 2 kilo yan. 2 kilo. Ang isang lata po, 1 kilo. Hmm. So ayun. So ayun. Pasuwin ko lang po sir dito lang sa may. So ayun. Mga next month po ito may bunga na. Oh.
Mabilis lang kasi ang sitong mga kaani. So ayan. Ayan yung sitaw nila kung mapansin nyo. May mga balag na. May ito. Trellis ang tawag. Kahapon lang dinilig. So ito yung mga ano nila. Kanin pa na sitaw. So ayan. Mangyan. Ilan taon na sirang ano po ang Bungoy Farmers Association? Simula po nung naitatag yun, kayo na pong presidente. Hindi. Iba-iba. Kumbaga ngayon, medyo ngayon lang tuminoy yung ano, nasa 3 years na. 3 years na po. Pero matagal na yan, nasa ano na yan. Kumbaga na-register lang siya, nasa 3 years pa lang. Pero matagal na po. Kasing ito sir ay bago pa lang ano. Bago pa lang yan? Wala pang ano eh. Inabot na kayo dito ng trellis. True. Kabit na. Si sir po yung nag-aalaga. So yan. Taga Manila ari yung mga ayan, nakita niyo yung ito yung sitawan niyo lang po sa inyo lang sir. Hindi ari Nakailang palit na rin po ng presidente ang ano sir, ang Bungoy Farmers Association. Madami na naging presidente, isa, dalawa, tatlo, apat, palima ako. Simulay ako lang yung medyo tumagal-tagal ang... Ayos naman po yan, malakas pa naman kayo sir, saka maayos naman yata po sir ang alin eh, ang pamamalakad. So ngayon sili naman yung aming papakita sa inyo. So ito. Anong sili po ito sir? Panigang? Panigang dangdut. So ito. May mga ano na. May bunga na. Bago pa lang din. Mga ilang buwan na po ito sir? Mga sambot kalahati. So ayan hanggang doon. Tapos yun sitawan din po. Sige sir. So ayan yung mga sili alugang. Nagtatanim din kay sir ng ano siling labuyo sir. Yung tingala tawagin. Ay may makalugot na yung talim namin. Parang marami ito sir ano po. Mga ilang puno po ito ng sili sir? Balitig ko ang lata lang. Isang lata lang po. Magkano ko pong lata ngayon ng isang lata ano po panigang? Parang 10 yata. Isang lata. Pinukain niyo mga siyempre din mga maliit. So ito sitawan din. Ganon din sir, sandigan din po ito. So ito yung isang sitawan dito. Yung sa Tag-Araw. Sitawan po. Sandigan. So ayan yung ayun, magkaroon na naman tayo. Nagkaroon na naman ako ng ano, mga idea na ang tanim sa pananim sa Tag-Araw ay sandigan. So itong yung variety na yon ang pananim. So ayan. Ito yung bali sir, ilang hektarya to sir pag pinagsama-sama po? Pagsama-sama yan, baka nasa 4 lahat lahat. Nasa 4 din po. Marami itong mga kakanihin. Nasa loob lang. Gawahiwalay lang kasi yung pwesto. Gawahiwalay po. Gawa ng parang mga puno. So yun. Tapos ito sir, ginagamit sa pandilig. Magkano isang ano nito sir, ganito tubo? Ang isang ganito ay say, wala pang 2,000. Ah, wala pa po? Oo. Gano'ng kahaba? 98
87 meters. Ah, 87 meters po ito. Yung malaki sa riyan ay mayroong 75 meters lang. Ayun. Mas malaki ang tiyaw. Mga 2,000 na yun. Ito, mga 1,700 na siguro. Itong dimedyo ito eh. Mm-hmm. Dimedyo yan. Yung 3-4. Mga 1,900 or... Yung mas malaki po dito? Oo, oh, malaki dyan. Doble niya sa laki. Nandito, sa parting ito. Meron dito. Ang ganda nila pa yung tawa nyo. Sige, sige, tingnan natin. Meron pa sa kabila, nila yung... Parang mas marami yung tanim ngayon, sir, ay sitaw. Yung in sa tag-init po. Kumbaga eh. Aha. Itanim. So yan mga kaani. Yung variety po ng sitaw na sandigan. Sandigan Tagalog po tawagin. Sandigan Tagalog yan. Tapos pagka tag-ulan naman, sir, yung mga max green. Oo, max green. Yung matikas, matisig. So yung mga kaani. Ang dami po. Bundok ay maing amat. Maing. Ayun po, nagbablog nga po. Oh, vlogger din yun eh. Mm. So yun, may vlogger din pala dito mga kaani ng gulay dito sa ano. Sa Dolores. Oh my God! Wow! Dito naman, nakapatalam ka ng bundok dito. Sa may pinagdalian po. Oo, sir. Kay Sir Lorenzo naman po. Ah, nakabay na kayo. Naroon ng maraming tanya mo ng mga ano naman. Yung pinagdanlayan pala. Pang... sa dulo. Tapos patras ka ng patras. Siyang ilalagay mo sa dulo. Puputulin mo yun. Ilipot mo naman na rin. Kasi hindi nababali ito. At ito nababali. Pag nabali yan, yung dugsungan na bubunot. Ganun. Ito sir, ang magiging ano, yung nasa, nakakabit sir, ito. Nakakabit dun sa pinakagripo. O ito po yung dulo na pang ganun. Pinakadulo nung dinidilikan nila. Yung puno niyan, ay malaki. Nasa baba, sa ilog. Ano yun? Minsan hindi dos, minsan na yun, 3-4, ganun. Yung nasa baba. Ito yung pinakadulo na. Kasi eh, medyo, pag malayo-layo na, mahina na yung tubig, kaya kailangan medyo yung papalit na yung... palit na yung padulo para lumakas yung ano niya, pressure. So, yun, kaani na yung ginagawa nilang ano, pandilig. Ay dun sir, sitaw din po itatanim. Sitaw din. Mga nililinis pa lang mga tataniman pa. Ilan taon na po kayo sir nagtatanim? May ano na sir, sumula pa nung bata kayo sir. Diyan na lumaki. Ah, diyan na po lumaki. Alabas, ayan, pagkakunin itong mga kalagatian ng kalagatian ng Abril. Nag-uumpisa na po. Nag-uumpisa na ako. At dinidilig ko muna siya. Kaya nakakauna ako ng benta, gano'n. Kalimito naman, yan tinatanim ko naman minsan ay yung miracle na natimbang ng 7 kilos, 5 kilos. Pero miracle yun. Matagal ko nang binhi yun. Matibay kasi sa init yun. Ah, yung... pag na nga medyo kumulot ang bagya, nabawi. Hindi gaya ng iba na... Ano yun sir? Kasawig din ng Suprema po. Ay ba? Ah, iba ho. Iba siya. Maligat siya. Napakatigas ng balat. Pero malalaki. Matigas nga lang balat niya. Tumatalim din naman kami ng... Suprema po. Nandilatid. Oo, tumatalim din. Ang mga nagiging problema nyo lang dito sa inyong lugar sa pagtatanim? Hindi siyempre minsan yung una-una yung presyo. Yung financial. Ah. Yan, siyempre una-una yan pag nagtatanim ka. Malang abono. Oh. Talagang napakataas ng presyo ng abono. Kalimitan nyo ng kauna-unahan. Tapos yung market nga pag minsan bumabagsak, awala na. Pag mamagsak na yung presyo, konti na lang yung inaabot. Ay siyempre, umaka pa ng tao. Pero tuloy-tuloy pa rin po kayo. Ay tuloy pa rin. Tumaas. Ay siyempre. Yun lang kasi sir. Wala, nandun talaga yung... kumbaga, yun mga kaani. Tatanim ulit. Naman, para naman, kumbaga.
baka baka sakali makabawi dun sa ibang produkto. Ibang gulay. Kaya nga po ang pagtatanim ay parang ano, sir, ano, hindi ka lang dapat magtatanim ng isang klase ng gulay. Dapat marami. Kasi para kung sakaling bumaba yung gulay na tanim mo, na una, mayroon ka pong pagbabawian. So ito naman mga rambutan ni sir. Na kayo rin sir ang nag-cutting nito, sir? Hindi, binabayad ko na yan. Sa aming asosasyon yan, kasama namin. Sa asosasyon niyo po. So ito naman yung... Ano sir, pamigay, pinagbebenta ninyo po? Ibebenta, para yung pera namin yung kumita. Magkano isang sir ng ano, punla ng isang punla, isang ano sir? Yan eh, ang lumalakad ngayon daw ng ganyang butterfly ang tawag dyan eh, butterfly. Parang 20 hanggang 17. Isang ganito po? Oo, pero pag yun lumaki na, yung tumas na, mga 25 pesos. Pero pag yung bata pa lang, kung tagay pabilisan, 17, gano'n. Pero quality ang variety nito, araro yan. Pag gusto nyong bumili ng mga variety ng RR, ito, surebull na RR ito. Yan. Meron silang binibenta dito mga kaani na pwede nang itanim sa inyong mga backyard or sa inyong mga lupain. So pwede nyo siyang pag lumaki na, hindi namumunga na, hindi na kayo bibili, diba? Meron na kayo sariling mga tanim. So yan. Ito, binibenta ito ni na sir. Ito naman ay sa asosasyon nila. So, ayan. Naka-data pala ako. Bukas pala yung data ko, kaya nailaw yung nagbabayip, nag-notify yung mga ano. So, ito. Pwede kayong bumili dito kay sir or sumadya kayo dito sa lugar nila, sa barangay. Or dito sa ano niya, lugar. Para makabili kayo ng mga punla ng pare to mga anong tawag dito sir, mga seedlings. Seedling na sir, yeah, seedling ito. Pero ito dugsong na 'yan, ah. Uh-huh. Dugsong na 'yan. Buhay na 'yung dugsong niya. Grafted sir. Oo. So grafted tong mga ano nila sir, mga rambutan RR. Tapos ito sir, papaya. Papaya pong anong papaya sir 'yan? Red lady. Red lady po. Oo. Sige sir. Yan ay hindi ako pinupunla para pag yan ay tumubo ng ganyang kalaki. Pag binunot mo yan, alam mo ang lalaki at ang babae kung tawagin. Ah, hindi naman po siya namamatay pag binunot po sa seedling trays. Kailangan siya babunutin mo yung mga sandahan pa lang. Pag binunot mo ganon, pag yung paa niya ay hiwa-hiwalay na ganyan, pakalat, yun ang nabunga. Pero pag yung paa niya patusok na ganyan, hindi nabunga yun, tinatapo na. Tinatapon ako. Kaya dyan ko pinupunla para pag binunot kong gano'n, alam ko yung lalakit, alam ko yung babae. Saka may lilipat ngayon sa plastic. Plastic ng... Sa black bag po. Oo. Ano sir, binibenta nyo rin yung mga seedlings niya, pantanim po? Pansariling talim na lang. Ano sir, galing to sa mga papayang red lady o bumili kayo ng seedlings? Kumbaga binhi na sa binhi yan. Hindi unang, po ito yung nakapak. Unang nakabili ako ng isang piraso, binabunga ko. Tapos pinahinog ko yan. Yan na po yun. Pagka naman ganong unang binhi, eh, pwede naman. Kaya lang pag yung tumatagal na, siyempre dapat nagpapalit na rin ng ano. Pero pagka unang binhi pa lang, pwede naman. Magaganda pa rin yung bunga at yung pa rin ang quality. Mga kaani yung ginagamit ni sir na mga seedling trays kung sakaling ginagamit niya sa mga ano, pagpupunla. Ayan. And then kung may mga gustong bumili or mga magpapapunla sa kanya, binibili. ito yung ano, ginagamit ni sir. Binibili din kasi lupa nito. Anong lupa po yan sir? Vermi. Vermicast na. So ayan, bitin na sir na seedling trays. Kani, nakita niyo yung mga taniman ni sir ng mga sitaw saka ng mga upo. And then baka sa Abril magtatanim daw si sir ng ang palayaan lang po sir. Ang palyaga po, or, ay hindi pala, kalabasa pala. Kalabasa pala. So yun, tatanim sila ng mga unang patak ng ulan. So yun, maraming salamat sa mga nanonood sa ating mga vlog. And huwag kayong magsawang sumama sa akin sa mga pagbisita sa mga farm natin dito sa
South Luzon. And yun, maraming maraming salamat kay Sir, ano, kay Sir Roderick Alejandro sa pagsama sa atin and pagturo niya sa kanilang mga farm. And yun, maraming maraming salamat and God bless sa inyo lahat.